Hi na! So welcome to Sir Win's Accounting Lectures, accounting discussion online na classroom ang approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na mayroong konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa derivatives. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Derivatives are financial instrument that derives its value from the movement in commodity price, foreign exchange rate, and interest rate of an underlying asset or financial instrument. Liwanagin natin. Hindi katulad ng ibang financial instrument na meron ng sariling value. They can stand alone. Ang derivative ay hindi ganon. Wala siyang value as it is. Kung ating nang sisimplihan ang kanyang definition, derivatives is just simply a financial instrument that derives its value from the movement of something. Na kung sakaling hindi gagalaw yung something na yun, wala siyang value. Kaya nga yung pangalan niya pati ay derivatives. Nagde-derive lang siya ng value niya. E ano ba yung something na yun? Ang sabi dito, it may be commodity price, presyo ng commodity, palitan ng foreign currency at interest rate ng isang underlying asset or iba pang financial instrument. Para mas maunawaan pa, alamin muna natin ano ba yung purpose at papasok ka sa ganitong klase ng kontrata sa derivative contracts. Nandito, okay? Its purpose is really to manage financial risk. Kasi di ba, magde-derive siya ng value. So meaning meron niyang pinanggalingan na nauna. At yung naunang kontrata na yun, tawagin muna natin principal contract, ay merong risk, merong financial risk na nakapaloob dyan. At ikaw, entity, gusto mo na i-manage yun to mitigate that risk. Therefore, pumapasok ka sa pangalawang kontrata, yung hindi nakapag-iisa, yun na nga magde-derive ng value coming from the original contract at yun na nga yung tatawagin na derivative contract. So again, okay, ano po yung sinasabi natin dito? Dinidefine natin yung kanyang definition, binibigyan natin ng linaw yan, okay, na tipong siya ay kinakailangang merong maunang pinasok na kontrata bago magkaroon ng value. At kailangang merong gumalaw, merong risk na itatransfer mo mula sa'yo papunta sa kanila o reward mo na mawawala sa'yo, okay? But rather, itatransfer mo sa kanila kasi nga yung purpose mo is to really to manage this financial risk. So, walang risk, walang reward. Gusto mo nasa safe place ka lang, okay? Risk na anong klase? Kung nandito dito, change in commodity price. Kasi minsan, yung kontratang una mong pinasok, yung principal contract, bibili ka ng isang commodity, ay yung presyo nun maaaring nagpa-fluctuate. Eh gusto mo safe ka, gusto mo fix yung price. Therefore, hahanap pa ng isang kontrata para mamitigate yun. Yun na nga yung derivative contract. Isa pa dito, change in cash flow. Maaaring later on maglalabas ka ng pera. Pero dahil nga gusto mo na fix lang or kaya mong i-manage kung magkano yung magiging cash in or cash out mo. So therefore, okay, pumapasok ka sa isang derivative contracts, parang iniiwasan mo yung risk na yun. Also, foreign currency exposure. Di ba alam naman natin ang exchange rate ng foreign currency ay nababago araw-araw. Gusto mo fix na or safe ka na ito lang yung ibabayad mo na foreign currency. Nakaset na yung certain amount mo. Okay? So therefore, to mitigate that financial risk, pumapasok ka sa derivative contracts. Okay? Alam ko medyo malabo pa, okay, kung ano yung ating binabanggit kasi mas maunawaan mo yun as we discuss the hedging. Basta ang punto lang natin muna ngayon, kaya ka pumapasok sa isang derivative contract kasi nga meron kang iniiwasan, meron kang inililipat actually. Yung financial risk na nasa sa'yo, ipinapasa mo dun sa iba, dun sa derivative contract na pinasok mo. Okay, balik lang muna tayo dito. Ano ba ang mga characteristics na meron ng isang derivative contract? By the way, parang ito din yung nasa definition. Una, the value of the derivative changes in response to the change in an underlying variable. So again, wala talaga siyang value mag-isa. But rather, madi-derive lang yun kung sakaling mababago, okay? Magkakaroon lang siya ng value kung sakaling there is a changes in an underlying variable. This underlying variable, ito na nga yung binanggit kanina. Yung presyo ng bilihin ng commodity, yung exchange rate, yung interest rate. Kasi nga, di ba, may pinapasa ka, okay? So yung risk na yun, yung changes na yun, yung ayaw mo kasing magbago eh, di ba?
yung changes na yun, yun yung nagiging valuation ng derivatives mo. Okay? The second one is the derivative requires either non-initial net investment or an initial small net investment. Meaning, the moment na pumasok ka sa isang derivative contract, yung unang beses, okay? Maaaring wala kang inilabas na pera dyan. Kaya nga ang sabi, no initial net investment. Or kung hindi man, kung maglabas ka man, hindi talaga malaking value ang ilalabas mo. But rather, small net investment lang. So again, pwede ka palang pumasok sa isang kontrata, okay? Na wala kang inilalabas na pera. Yan yung derivatives. Kasi you are just going to transfer the risk and reward. Ay kung sakaling wala naman, halimbawa walang changes naman, so therefore wala kang itatransfer. Kaya therefore yung kanyang value initially ay maaaring zero, okay? And the third characteristic is the derivative is readily settled at a future date by a net cash payment. So tapos na tayo sa initial. Okay, lilipas kasi nga ang panahon, talagang maaaring magkakaroon ng changes. Okay? O, ilan ka naman nag-usap lang kayo nung moment na pumasok ka sa derivative contract. But rather, kung sakaling meron na ang changes na nangyari dyan in between, okay, magkakaroon kayo ng cash settlement in the future. Kaya yun ang kanyang third characteristics. Kung nung simula, wala kayong inilabas na pera, paglipas ng panahon, magkakaroon kayo ng bayaran, depende dun sa changes ng underlying variable. Sana po medyo naunawa natin yung pinakang overview, pero alam po medyo malabo pa talaga. Okay? Sa ngayon, tumuloy lang muna tayo. Ano pa yung mga risks, okay, na talagang gusto mong tanggalin, na gusto mong ipasa? Okay? We have here type of financial risk. The first one is price risk, which means that baka nga kasi yung presyo ng mga bilihin ay gumalaw. Ayaw mo nun. So therefore, yung changes na yun is what we call price risk. Kasi nga, diba, alam naman natin na ang mga presyo ng bilihin, okay, ng commodity, ay nakabase sa demand and supply. So let's say yung mga presyo sa palengke kapag ka pumunta ka dun, nababago yun. Or let's say merong mga commodity na tinitrade hindi lang dito sa Pilipinas, but rather acceptable sa buong mundo, katulad halimbawa ng mga copra or sa ibang bansa natin, okay, sa ibang bahagi ng bansa natin, katulad ng copra, let's say ng mga agricultural products, okay, katulad ng mga bigas, something like that, okay, mga palay, yan. So kung sakaling nagkakaroon ng fluctuation dun sa presyo na yun, okay, ang tawag dun price risk. Kasi kung halimbawa ikaw yung manufacturer, gusto mo maset kung magkano talaga yung mga raw materials mo. Okay? E paano kung sakali yung presyo ng materials mo, ng raw materials mo sa production, eh nagpa-fluctuate? Hindi ba napakahirap sa side mo na mag-predict or mag-project kung magkano ang cost ng iyong alinda? Gusto mo kasi stable yung iyong production cost eh. So para maging stable yun, maaaring pumapasok sa isang derivative contract para mawala itong price risk na to. Okay? We also have here credit risk. Okay? Credit risk naman relates yan sa pagpapautang. Di ba minsan kapag ka talaga nagpautang ka, nandun na sa isip mo, meron talagang chance na hindi siya makapagbayad. At tawag doon is credit risk. Okay? Related siya dito sa interest rate risk. Ano naman ito? Kasi pagka nangutang ka sa isang normal business transaction, talaga namang meron kang interest na mabayaran. Yung interest rate ay pwedeng mag-fluctuate din. Yung tipong halimbawa, ngayon ang interest na binabayaran mo ay 7%. Pero there are economic changes dun sa country na belong ka. Let's say naging 9%, naging 10% tumaas. Okay? Kasi nga, ang interest rate ng mga pautang ay hindi naman yan palaging nakafix. Pwedeng variable ang usapan. Okay? In a sense na, yung interest rate ay nakadepende sa forces of the market. Diba? Nakadepende sa economics. So ngayon, kung ikaw yung ano, yung entity at ang interest mo ay nagpa-fluctuate, ayaw mo nun. Minsan ayaw mo nun. Okay? May mga pagkakataon gusto mong i-transfer yung rate o yung risk na yun. Kasi nga gusto mong i-manage yung cash flows mo. Kasi pagka may interest, hindi ka lamang may babayaran ka something dyan na pera. Di ba? Ay gusto mo mapoproject mo magkano ang mawawala sa'yo, magkano yung dadating sa'yo. Okay? So credit risk and interest rate risk are really pertains to receivable or payables in some sense. Yeah? Moreover, ang isa pang klase ng financial risk is foreign currency risk. Yan ang yung binabanggit natin nga kanina dahil ang foreign currency ay talagang nagbabago yun everyday, yung exposure nun, okay? Eh, may pagkakataon, halimbawa, may dadating ka na foreign currency, paano kung sakaling humina ang value ng, ang punto ay maglalabas ka ng foreign currency, halimbawa, parang ganun, okay? Maglalabas ka, ay biglang humina ang presyo ng peso. So therefore, mas marami ng peso ang kailangan mong ilabas kasi nga humina ang value niya. Okay?
Therefore, to mitigate that, pumapasok ka sa isang derivative contracts. Okay, alam ko po medyo ano, magulo pa talaga. Ang punto lang natin, okay, paulit-ulit na, dito sa mga to, kasi gusto lang natin i-highlight, ano ba itong derivative contract? Merong isang kontrata at merong mga risks. Ayan. And to mitigate that risk, para mawala sa'yo yan, pumapasok ka pa ng isa pang kontrata dahil sa kanya. Na ang value ng pangalawang kontratang pinapasok mo, yung derivative contract na nga na yun, ay nakadepende dun sa principal contract. At magkakaroon lang ng value, magde-derive lang siya ng value, kung sakaling merong changes na mangyari dito sa mga to, dito sa mga risk na to. Okay? So tumuloy pa tayo. Now, ano ang accounting sa derivative contract? Okay, may pinatawag kasi nga na, derivatives accounting na hindi maiiwasan na pag-usapan yung tinatawag na hedging. Kasi yung derivative kasi as it is, they are just terms, di ba? Yun lang yung pinapasok mo na kontrata. Pero ang importante sa atin kasi yung accounting side. Okay? At ang accounting sa derivative contracts involves hedging. Okay? Ano ba itong hedging na to? Ang banggit yan, hedging is a means of protecting a financial loss or the structuring of a transaction to reduce risk. Eh yun na nga, okay? Yung act mismo, yung action mo para protektahan yung sarili mo sa risk, ang tawag dun ay hedging. So yung kanina ko pang binabanggit, yung ipapasa mo, yung risk mula sa iyo papunta sa iba, ang tawag dun, nag-hedging ka. Kasi ina-transfer mo nga siya. Okay, you are protecting yourself. Okay? Let's move on. Hedging also means designating one or more hedging instrument so that the change in fair value or cash flows is an offset in whole or in part to the change in fair value or cash flow of a hedge item. Ano daw ulit? Sa hedging, okay, merong dalawang side. Meron siyang sinasabi na hedging instrument, o nandito po yun, okay, at hedge item. So meaning, okay, ikaw entity, meron ka talagang original contract na pinasok. At nandun yung tinatawag na hedge item, yung tipong gusto mong protektahan. Kasi nga siya yung i-hedge mo na item. Okay, na nandun yung sa principal contract. Halimbawa, yung pagbili mo, okay, let's say ng isang commodity na nababago-bago yung presyo. O dahil meron doon naka-expose, okay, yung tipong pag nagbago yung commodity price, therefore, mababago ngayon yung cash flow na babayaran mo. O mababago yung fair value ng asset na binibili or ibebenta mo. Okay? So, yun po yung sinasabi natin hedge item. Ayan. Ngayon, ang sabi sa hedging, because of this principal contract, papasok ka pa sa isang kontrata. Okay? Yun lang ang derivative contract. At para protektahan mo yun, nagkakaroon ka ng pinatawag na hedging instrument. Okay? So, again, yung hedge item, yun yung item na una mong pinasok at gusto mo yung protektahan, kaya ka pumasok sa derivative contract at ang tawag naman dun sa instrument na ginamit mo pamprotekta dun sa naka-hedge na item ay hedging instrument. Okay, paano sa rin yung protekta? Kasi ganito yun. Maaaring dun sa una mong kontrata, sa principal contract mo, magkaroon ka ng loss. Kaya ka pumapasok dun sa pangalawang kontrata kasi magkakaroon ng offset. Kasi yun lang yung purpose ng hedging. Okay? To make an offset to protect yourself. Na tipong pag nalugi ka dun sa principal contract, okay? Kasi nalugi kasi may changes dun sa mga binanggit natin na underlying. Pag nalugi ka dun, sa kabilang kontrata, magkakaroon ka naman ng gain. Okay? At itong gain mo dun sa derivative contract, dun sa hedging instrument mo, magiging pang-offset siya dun sa loss mo, dun sa principal contract, dun sa hedge item. At yung offsetting nila, maaaring 100%, okay? Offsetting in full or in part. Hindi mo man nakuha yung buong offset, okay? At least meron ka pa rin na protektahan, meron ka pa rin na hedge. Or something like that. Okay? So halimbawa, loss dito, malamang sa kabila ay gain. Lagi yan, lagi yung automatic magkabaliktad yan. Or kung halimbawa, dito ay loss, malamang dito ay gain. So ibig sabihin talaga, yung risk and reward, itinatransfer mo, okay, sa kanila. O ikaw nang bahala, ikaw na derivative contract na kausap ko. Ay ako kasi dito, may gain or loss ako. Gusto ko, ano lang ako, safe. So therefore, sa point of view ko, wala akong gain, wala akong loss at the end. Kayong dalawa ang nagpalitan. Okay? Yan po yung logic ng derivatives. Okay? O tumuli pa tayo. Okay? Example of derivatives. Kasi yung hedging, by the way, hindi natin totally pag-uusapan ngayon kasi introduction pa lang tayo.
Okay? So, pinag-uusapan lang muna natin, ano ba talaga itong derivatives na ito? Ano ba yung kanyang mga pinakang component? Ano ba yung kanyang lali? Bakit tayo pinapasok ng entity? Pero yung accounting talaga niya is yung hedging. Okay? Na alam ko na madali lang siya ngayon nasabihin kasi parang ino-offset. Pero kapag kasinosolve na natin, dahil nga yung derivatives ay depende doon sa changes ng something na yan, okay? At malamang tatlo kayong entity na magkakausap, meron yung different complication. Dado natin mas liliwanagin sa hedging discussion. So ngayon, again, derivatives lang muna tayo. Ano bang mga example nito? Ayan, so we have here 4. The first one is interest rate swap. Ang sabi dito, it is a contract whereby two parties agree to exchange cash flows for future interest payments based on a contract of loan. Okay? Kasi nga, meron tinatawag na interest rates risk. Ang gagawin mo, makikipag-swap ka. Halimbawa, meron kang binabayaran na 8% ngayon na pwedeng later maging 6% o kaya maging 10%. So, anong ginagawa mo? Sabi mo, pwede bang palit na lang? Yung variable rate ko, palit na lang, gawin na nating fix. Di ba? Kumbaga, ibibigay mo yung variable, akin yung fix. Gusto ko talaga as is 8%. Kung sakaling tumaas yan, edi, therefore, let's say ikaw ang magbabayad. O kung sakaling bumabayad, ako naman ang magbabayad. Basta sa point of view ko, gusto ko palaging 8%. Ang tawag doon, interest rate swap. Yung tipong dati kang variable, nakikipag-swap ka, at ang sabi mo, fix na lang. Okay? Kaya nga, swap. Or vice versa. Okay? The next one is this what we call forward contract. Forward contract is an agreement between two parties to exchange a specified amount of commodity, security, or foreign currency on a specified date in the future at a specified price or exchange rate. So meaning, okay, parang ganun ulit, nakikipagpalit ka or nakikipag-set ka ng fix. Okay, kasi di ba, may pwedeng ang kausap mo dun sa principal contract kung ano man yung exchange rate nung time na bayaran. Eh, alam mo na yung exchange rate nagka-fluctuate, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Okay, yun na nga yung sinasabing hedge item. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Ngayon, ang gagawin mo, makikipag-usap ka sa other party at ang sasabihin mo, ayako nung nagpa-fluctuate, gusto ko, iset na lang natin ang isang price na lang. Okay, kumbaga, ito na lang yung ating exercise price. Okay, ito na lang yung ating strike price. So, therefore, sa point of view mo, hindi na nagpa-fluctuate, but rather naka-fix na. Okay? Na kung sakaling mag-fluctuate, kung sakaling ang usapan yung 50, at let's say naging 52, o therefore, sabihin mo, ano, ikaw ang magbabayad ng 2. Pero kung sakaling maging 48, maglalabas ka ng 2. Kumbaga, ang point of view mo, okay, whether 52 or 48, basta nakaset ka na 50. Okay? So parang katulad pa rin naman ng rate swap, di ba yung interest rate swap, na parang ginugusto mo na maging set lang, sana naka-fix lang siya. Okay? So forward contract, again, hindi mo man ginagawa sa contract of loan, pero yung konsepto ay isa. Dito nga lang, ginagawa mo siya, okay? Saan? Sa commodity, sa security price, o sa foreign currency. Okay? The third one is this what we call future contract. Futures contract is a contract to purchase or sell a specified commodity at some future date at a specified price. Katulad talaga siya ng definition ng forward contract, okay? Kasi pareha sila ng pinoprotektahan dito, ng hene-hedge dito, yung prices of commodity, di ba? Pwede rin foreign currency or security, okay? Parehas talaga yan. Ang kaibahan lang, sa forward contract, kilala mo yung kausap mo. Meaning, noon siya, kilala mo kung sino yung kausap mo. Agreement between two parties. While sa futures, hindi mo kilala yung kausap mo, pero yung concept ay isa. Kumbaga, kung noon ba yung pinapasok mo sa derivative contract or not. Sa future, hindi mo kilala. Okay? Kasi nga, later mo pa makikilala by the name itself, future. Okay? Hindi, joke lang po yun. Ano? Okay? I mean, kaya hindi mo kilala, hindi dahil sa matagal mo po makikilala kasi in the future pa, parang dako lang po yun, ano, okay? So again, hindi mo kilala yung kausap mo sa derivative contracts kasi merong market. Dahil itong ang derivatives na to, dahil siya financial instrument din naman, okay? Yan ay talagang ano, nagkaroon ng changes yan sa market. Talagang nagkaroon po ng ano, ng mga entity na ang talagang negosyo ay pumasok sa derivative contracts. Okay, at dahil merong ganong klase ng mga negosyo, naging widespread na siya, nagkaroon talaga ng merkado dyan. Maaaring wala sa Pilipinas ngayon, okay, pero sa ibang bansa meron. Okay, eh kung sakaling multinational naman yung business natin, so maaaring meron tayong katransaksyon
pertaining to this for future contract. So again, okay, pareha siya ng concept. Okay, you want to protect or you to transfer the risk and reward from the changes of commodity prices nga lang sa future contract, hindi mo kilala kung sino yung kausap mo. Okay? And the last one is what we call option. Okay? By definition, option is a contract that gives the holder the right to purchase or sell an asset at a specified price during a definite period at some future time. Okay? Actually, itong option na to, parang ito din naman itong, parang siya rin naman itong 2 and 3. Kumbaga, ang pinakang naiba lang talaga dyan ay ito, itong interest rate. Kasi sila rin sa swap. Samantalang itong forward futures, itong option, pare-parehas na sila ng gusto mong protektahan. Okay? May mitigate yung financial risk. They are really pertaining to price risk or foreign currency. Okay? Risk, something like that. Kung meron mong pagkakaiba dito sa option, okay? Di ba? Ang sabi kanina, ang derivatives, initially, walang net investment. No net initial investment. Okay? Yun ay totoo dito sa tatlong to. Okay? Pero, either, sabi dito, small net investment. Yung option naman yung derivative contract kung saan, okay? At nagkakaroon ka ng small initial investment. Okay? Kasi ganito. Dito kasi, sa 1, 2, and 3, kung ano talaga yung lumabas, automatically isi-settle mo. Okay? Kung mga double-sided siya. Kung sakaling pabor sa'yo, therefore ikaw tatanggap sa side ng derivative contract, magkakagain ka. Kung hindi naman pabor sa'yo, automatically meron kang ilalabas. So therefore, may loss ka. Kung mag automatic mag-o-offset yung dalawang yan. You have the right and obligation to do your thing, whether that is good or bad on your side. Okay? Yun yung essence itong mga to. While dito sa option, dahil meron kang ibinayad, okay, you have the right but not the obligation. So kung halimbawa, pabor sa'yo yung sitwasyon doon sa changes in the underlying, kung pabor sa'yo, yung may exercise the option. Okay? Kasi nga, right siya. Pero kung sakaling hindi naman pabor sa'yo, okay? Hindi pabor sa'yo, sabi mo, pumasok ako sa option. Kaso naman, pangit naman ang ano, ng sitwasyon. Maigi pa, hindi ko na yung pinasok. Something like that. Kung hindi naman pabor sa'yo, you may, okay? Pwede mong i-neglect na lang yung option na yun. Kaya nga, ang pangalan niya ay option. Di ba pag sinabi mong option, meron kang pamimilian? Kung pabor sa'yo, piliin mo. Sakaling hindi pabor sa'yo, huwag mong piliin. Ang kaibahan lang dito, yung initial payment mo, malamang hindi mo na yun mababawi. Kumbaga, yung initial investment mo, yun yung bayad mo para magkaroon ka ng right, pero walang obligation. Right lang na kung sakaling pabor sa'yo, pwede mong gamitin, pero wala kang obligation na gawin kung sakaling hindi naman siya favorable sa'yo. Okay? So going back, okay, naniniwala pa rin ulit ako dahil nga ito introductory video pa lang natin, hindi pa rin ganun kasobrang liwanag kung ano man itong mga to, itong mga klase ng derivatives. Kasi kailangan natin ng problem solving dyan at saka kailangan natin ng in-depth discussion sa mga yan na gagawin din natin sa mga susunod na video lecture. So pinupunto ko lang ganito, okay? Parang binibigyan lang natin ng overview ano ba itong derivatives. Pero yung kanyang accounting, gagawin natin ay sa hedging. Okay? At itong hedging na kasi na to, okay, dahil ito yung ang act, ito yung act lang siya, act of protecting, okay? Dahil ang pinasok mo pa rin naman talaga ay derivative contract, so meaning yung hedging, applicable siya sa different kind of derivative contract. So therefore, para mas naunawaan pa itong hedging, kailangan pa natin siyang i-apply dito sa apat na to, okay? Nagagawan din natin ng separate video lecture, okay? Yung mas malalim pa na discussion, ano ba yung laman itong mga to? Kasi nga ngayon ay overview pa lang. Okay? To end this discussion, okay? How do we measure the derivatives? How do we measure? Okay? Initially at fair value. And this fair value may be zero. Kasi sabi, whenever there are changes, it will derive its value. Kung sakaling wala pang changes, initially it may be zero. Pero pwede rin naman may initial value kung sakaling meron kang initial investment, small investment, kung sakaling option, okay? So again, that is the valuation. Baka kasi tanongin din sa theorists how do we value derivative? What will your answer? Zero? Hindi naman. The answer is really fair value kasi that is the best valuation. And then later on, kung sakaling nag-fluctuate, okay, nagkaroon ng changes in fair value, so how do we measure? It's still at fair value.
na wala namang yung fair value niya, okay, ay nagmula dun sa fluctuation ng underlying na nga na yun. Okay. Alam mo, napaka-vague po. Lalo-lalo na kung wala kang initial knowledge sa derivative contracts. Yung ano yung ating mga binabanggit. Pero tiisin nyo lang, okay, kasi nga ang style po natin sa ating discussion, ibinibigay natin yung malawak general overview. And then when we go along, okay, sa mga kasunod na mga discussion, huhugutin natin yung mga terminology dito, babalikan natin silang isa-isa, okay, pertaining to the specific discussion. Nagkataon lang kailangan natin bigyan ng general overview itong derivatives, bakit mo ba siya pinapasok, ano yung kanyang mga characteristics, ano ba yung kanyang example, at ano ba yung kanyang accounting. Okay? So, kung sakaling meron po kayong natutunan, maaari nyo ilike itong video lecture na ito, pero kung gusto po mas may matutunan, nandito pa yung mga discussion namin patungkol sa hedge accounting. Okay? So, yun lamang at maraming salamat.